Okay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Rose sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Napapakinggan niyo po ako sa ating radio station sa WBL 1242 kHz, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Yung pong nais niyo po ako makita sa Facebook, hanapin niyo po sa Facebook yung Patnubay sa Kalusugan page. I-click niyo po yon. Pwede kayong mag-message doon at magtanong tungkol sa inyong health problem. Yung mga nanonood sa Facebook ngayon, pwede nyo pong i-like and then para i-share nyo ito sa mga friends nyo para makinabang sila. Bisitahin nyo rin po ako sa aking YouTube channel. I-search nyo yung Rose Alfonso and then i-click nyo po yung subscribe para mapanood nyo lahat yung mga previous episode ng aking lektura. Tawagin niyo po akong Ma'am Rose, isa po akong health educator, member ng KDP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas, mula pa noong 1985. Bilang isang health educator, ako po'y gumugol ng 2 taon ng pre-nursing program sa Philippine Union College, kung saan pinag-aralan ko yung anatomy and physiology. Ibig sabihin nito, study the parts and the function of the human body. Pero ang sabi ko nga, ako po isang teacher by profession, pero nagpatuloy pa rin po ako sa pag-aaral ng alternative medicine sa Jensen International sa Escondido, San Diego, California, at public health course kay Dr. Salamante sa Philippine Union College. At ganun din po, nakatanggap ako ng certificate ng alternative care program sa Palm Springs, California, and healthcare program sa Weimar Institute, Sacramento, California. Ang tinuturo ko po ay mga basic knowledge kung paano natin alagaan ang ating sarili. Pero ito po ang pinapayo ko, ano man sakit na nararamdaman natin, iwasan natin ang self-medication. Magpakonsulta sa inyong mga doktor para mabilis ang pagaling, plus yung mga information na binibigay ko po sa inyo. Ngayon, meron po tayong dito na nagtanong sa akin through Facebook, no? Ito po ang kanyang tanong sa akin. Ang blood sugar level po ba ay nagiging sanhi ng sakit ng ulo? Ako po si Stella Musni, 49 years old, diabetic. Sumasakit po palagi yung ulo ko, parang ugat ay maga, pati ang lalamunan ko ay masakit, hindi po ako makatulog. Alam niyo po, ang diabetes, o ito isang matagalan or chronic in English, metabolic disease. Ito resulta na ang blood sugar mo or glucose mo ay abnormalities. Nagkakaroon ka ng napakataas level ng sugar. Ang concentration ng glucose sa katawan mo ay mataas, kaya meron kang tinatawag nating hyperglycemia. Ito po ang common symptoms, no, pagka mataas o mababa ang blood sugar mo, pwedeng mag-cause ito ng sakit ng ulo. Bakit? Pagka po kasi biglang tumaas ang sugar mo, di ba, kumain ka ng ice cream, kumain ka ng leche flan, uminom ka ng soft drinks, biglang tataas ang sugar mo. Sa biglang taas ng sugar mo, ang insulin ay palalabasin ng katawan, kukunin niya lahat yung excess sugar na pinalabas sa katawan mo at ilalabas ito, iihi ka, papawis mo. Kaya yung mga diabetic, ihi na ihi, nagpapawis ng malamig. Yung dahilan, kaya pag tumaas ang sugar mo, ang magpapababa ng sugar, yung insulin, para palalabasin yung sobrang asukal sa iyong dugo. Kaya ngayon, nagko-cause ito ng sakit ng ulo mo. Kaya pag nag-consume ka ng maraming sugar, tataas ang sugar mo, ang tawag doon hyperglycemia. Pag nag-consume ka naman ng konting sugar, ito naman ay hypoglycemia. Kaya pagka bumaba ang sugar level mo, tataas or bababa ang sugar mo, nagkukos ito ng headache at pananakit ng iyong mga kalamnan. Kaya po, yung
mga taong biglang tumaas ang blood sugar level nyo, di biglang-biglang tumaas ang level ng sugar mo, no? Dahil sa sobrang kain mo, no? Talagang magkukos ito ng sakit ng ulo at nakakaranas ka ng sobrang sakit ng ulo. Pag sobra na ang sakit ng ulo mo, ang tawag doon ay migraine, no? Kaya nga po, tsaka isa pa, yung sugar, kaya ang tawag ay sugar headache, nagkakaroon ka ng hormonal changes. Particularly, yung epinephrine and norepinephrine, ito yung mga stress hormone. Kaya pagka mataas ang blood sugar mo, nagpa-fluctuate, nagbago-bago, ang sugar mo, taas-bababa, makakaranas ka ng sakit ng ulo. Kaya ang dahilan daw po kasi nito, pagka nag-fluctuate ang blood sugar mo, yung ugat mo sa brain, kumikipot. Nagko-constrict yung mga ugat mo sa brain pagka biglang nag-fluctuate yung sugar mo, sasakit ang ulo mo. Bakit naman sabi mo, sumasakit din yung throat mo? Hindi lang yon, nakakaramdam ka ng heartburn, parang puno-puno ang tiyan mo, puno-puno ka ng hangin, kinakabag ka, minsan nagtatae ka, minsan naman constipated ka. Ano po bang epekto nito ng blood sugar sa ating katawan? Ito no, meron tayong gastrointestinal tract. Yung gastrointestinal tract natin, ito po yung responsible sa paglunok ng pagkain mula sa bibig, ginuya mo, lulunokin mo, and then digestion, tutunawin ng ating tiyan, tapos sisipsipin ng ating colon yung mga pagkain na dapat gamitin ng katawan, tapos ang gagawin nila, aalisin nila yung mga unwanted waste product, idudumi mo. Kaya yung GI, yung gastrointestinal tract, mula sa bibig, hanggang doon sa tumbo mo, hanggang sa puwit mo, ipinasok mo, ilalabas mo, yun ang gastrointestinal tract. Apektado din yung atay mo, at saka yung iyong pancreas, no? Kaya ano, pagka nagpa-fluctuate, tulad na sabi ko, tataas, bababa, kasi pag tumaas ang sugar mo, maglalabas ka ng insulin, pabababain yon. So, taas, bababa, pagka nagkaroon ka ng poor blood glucose control, yung mga dumi na hindi mo na ilabas, mga pagkain na hindi ganap na nasipsip ng katawan, nagbubunga to ng gases sa bituka at magkakaroon ka ito ng heartburn. Ano tong heartburn na to? Yung heartburn na to, ito'y asido mula sa tiyan. O kaya mula doon sa pagkain, hindi natunaw, tapos yon yung acid na yon, aagos yan sa halip na pababa, aagos yan pataas sa halip na bababa, pataas, magdudulot ito ng iritasyon sa lalamunan, kaya ka nagkaka-sore throat, namamaga pa yan. Kaya pati sikmura mo umaabot. Kaya pag punong-puno ka na ng asido sa katawan, tapos nag-constrict yung mga blood vessel mo, napipigil yung normal na circulation ng dugo, nagkakaroon ka ng muscular pain. Kaya sabi mo, sumasakit yung katawan mo. Kaya pagka mataas ang blood sugar mo, hindi na yung katawan mo, hindi na yung mga sugar from the blood, hindi na makapasok sa ating cellula. Pag hindi ito na-check, no, marami itong komplikasyon. Kaya maraming diabetic ang nabubulag, maraming diabetic nagkakasakit sa bato, maraming diabetic nagkakasakit sa puso. Alam mo, mga diabetic, namamatay sila sa komplikasyon. Kaya dapat i-check mo lagi yung blood sugar mo. Etong dapat mong gawin para hindi mag-fluctuate ang blood sugar mo. Kaya kasi nag-headache ka, sumasakit ang throat mo, nagpo-fluctuate ang blood sugar mo. Yun ang salarin. So, dapat solusyonan mo yung cause ng sakit mo. Mag-exercise ka regularly. Alam mo ang dahilan, yung kasing, ano po ba yung exercise? Tuwing umaga, maglakad ka. 20 minutes, 30 minutes, maglakad ka. Gumalaw ka, kumilos ka. Kasi yung paggalaw mo, pag-exercise mo, nag-i-increase yung insulin sensitivity mo. Ano po ba yung increase? Ano po ba yung insulin sensitivity? Ibig sabihin nito, yung katawan mo yung available sugar sa bloodstream, pwede mong gamitin. So yo, kaya pag nag-exercise ka without insulin tablet, pag gumagalaw ka, nag-exercise ka,
yung insulin na, yung dugo nasa yung sugar na nasa dugo mo pwedeng papasukin sa katawan mo without the help of insulin tablet. So magkakaroon ka ng insulin sensitivity pagka nag-exercise ka. Kaya tapos yung exercise na yan, tumutulong para yung muscle mo, gamitin yung blood sugar mo for energy and muscle contraction. Kaya pag yung sugar mo nasa katawan mo lang, nasa dugo mo lang, hindi mo to nagagamit, yun ang nagko-cause ng pananakit ng kalamnan mo, no? Kaya pagka meron kang problem sa blood sugar level, eh kailangan ito, maglakad ka. Wag, eh, di ba usually pagkakain, uupo ka, matutulog ka. Kailangan pagkakain mo, magkikilos ka, maaring magbukas ka ng pinggan, magwalis ka. Meron kang gagawin, kikilos ka. Hayaan mo mag-contract yung muscle mo para yung muscle mo habang nag-work ka, gumagalaw ka, pwede nilang i-pick up yung sugar from the blood. At sa ganito, marireduce ang blood sugar mo. Tsaka ito, inom ka ng tubig. Diba, tinuturo ko na pag-gising nyo sa umaga, inom ka ng 2 hanggang 3 basong tubig. Nakita nila sa pag-aaral, yung kakulangan ng tubig, natuyuan ka ng tubig, na-dehydrate ka, nagiging sanhi ito ng pagsakit ng ulo mo. Lumalapot yung dugo mo, concentrated sa sugar, yan nagkukos ito ng headache, no? Kaya inom ka ng tubig. Importante yan, maaring 1 hour before meal, 2 hours, yung between meals, iinom ka ng tubig. Kasi kapag dehydrated ka, kulang ka sa tubig, magiging worse ang sakit ng throat mo, tsaka sakit ng ulo mo. Magiinom ka, kaya lang, ang tubig na dapat mong inumin, alkaline water. Ito po ay ginagawa ng Kangen machine. Ito po ay binili ko to, 246,000. Ito po yung mula dun sa tubig mo sa faucet, no? Ito po through electrolysis procedure ganon, na-neutralize nila yung acidic dun sa tap water mo. Alam mo yung pancreas, di ba yung pancreas, sila ang responsible sa produce ng insulin. Pag kung gusto mong ang pancreas mo i-maintain niya yung alkalinity ng katawan mo, di ba meron kang poor diet dahil sa kinakain mo, nagiging acidic ka, kaya yung blood sugar mo nagpa-fluctuate, no? Dahil sa kinakain mo, acidic food, ang pancreas mo, hindi niya ma-maintain yung pagbaba ng sugar mo. So ngayon, yung water, yung alkaline water, ano, yung itong sinasabi nating smaller cluster of water molecule na alkaline water na pinuproduce ng Kangen machine, ito yung na-absorb ng cellula ng ating katawan. Pina-flush niya yung acidic toxin. Tapos tumutulong ito, meron itong ionized calcium para yung pancreas makapagtrabaho siya sa pagbaba ng blood sugar mo. Nuulit ko ah, yung alkaline water na pinuproduce nitong Kangen machine, merong smaller cluster of water molecule dito sa alkaline water na to, madaling ma-absorb ng cellula natin para ma-flush, matanggal, mailabas mo yung acidic toxin sa katawan mo na nagiging sanhi ng pag-fluctuate ng blood sugar mo. Kaya yung tap water, yung tap water, yung mga bottled water, ito yung mga merong acidic content, mahirap ma-absorb ng ating cellula, kaya nanunuyo sila, hindi nila ma-flush yung toxin sa ating katawan. Kaya nga po, to prevent diabetes, isang simple na makainom ka ng ionized water instead of regular tap or even bottled water, ito po ang nagagawa ng ating Kangen machine. Kaya maganda po ay makabili kayo nito at makatulong sa inyong diabetes, matanggal ang sakit ng ulo mo. At saka isa pa, kontrolin mo yung carbohydrates mo. Salip ng mga tinapay, kumain kayo ng kamoting nilaga, saging sabak, mga ganon, no? Kasi ito po, pagka mahilig ka sa tinapay, pancit, spaghetti, yung mga simple carbohydrates, nakakataas ng blood sugar yan. Kaya ito, lalo kang magkakaroon ng sakit ng ulo. At saka isa pa, yung stress, kasi po pag diabetic ka, magagalitin ang ulo mo, madali kang magalit, madali kang mayamot,
nagiging sensitive ka, madali kang masaktan, konting bagay ay nagiging emotional ka. Alam mo, yung stress, yung pagkabalisa, no? Ito'y apektadong blood sugar mo. Merong hormone tulad ng glucagon and cortisol, ito ay lumalabas pagka nagagalit ka. Kaya pagka nagalit ka, dahil dito sa glucagon and cortisol, tataas ang sugar mo. Kaya nakita nila, yung taong nagre-relax, meditation, nare-reduce ang stress, bumababa ang blood sugar level nila. Paalala po sa September 30, 2 to 5 po ng hapon, sa Lagman Building, room 305. Ito po ay third floor. Pag sumakay kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt LRT station. Nandun lang sa kanto yung Lagman Building. Nasa baba natin ng 7-Eleven, umakyat kayo sa third floor. Meron tayong seminar. Kung diabetic ka, may high blood ka, may arthritis ka, ano man sakit meron ka, mula sa lagnat hanggang cancer, tayo po ay magkakaroon ng seminar about proper diet, yung exercise nyo, water therapy, and then titignan ko rin yung mata nyo, sisilipin ko mata nyo. Titignan ko lamang ang kulay at saka shape ng mata nyo. Ito po yung iridology. Ito yung alternative medicine. Ito yung hindi ito nagda-diagnose. Magbibigay lang ito ng hint. Titignan ko lang ang kulay at saka shape nyo, ng shape ng mata nyo. Malalaman natin kung anong condition ng health nyo, no? Pagkatapos po nun, mabibili nyo yung ating aklat ng water therapy book. Ngayon, di ba lagi masakit ang ulo mo? Sabi po ng Healing Wonders of Water, pag masakit ang ulo mo, ibabad mo yung paa mo sa mainit na tubig. Ngayon, yung init na tubig, mag-ingat ka kasi diabetic ka, baka ka mapaso. Ang pagtimpla ng tubig, yung siko. Kasi yung siko natin, very sensitive yan sa init. Pag kaya ng siko mo yung init, kaya ng paa mo. So, yun ang gawin mo, ha? So, pag masakit ang ulo mo, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Tapos maglagay ka ng face towel na malamig sa ulo mo. Itong instruction na to, nakalagay po sa libro ng Healing Wonders of Water. 750 pesos ito. Pagkatapos, pag masakit ang lalamunan mo, sa isang basong tubig na maligam-gam, maglagay ka ng isang kutsara ng suka, kalahating kutsarita ng asin, at saka isang kalahating kutsarita ng baking powder, ipaghalo mo, imumog mo yun sa throat mo. Pantanggal yan ang sakit ng throat. Pwede ka rin maglagay ng hot compress sa lalamunan para mawala. At saka inom pa ng inom ng hot water, yung ating alkaline water, para mawala ang sakit ng ulo mo at saka sakit ng lalamunan mo. Ha? Yan ang pwede mong gawin. Kaya maganda rin po, makabili kayo ng ating Health and Home Magazine, 1,088 ito. Marami kayong malalamang information tungkol sa pangangalaga sa health natin. Pag binili nyo itong dalawang aklat na to, meron kayong libreng libro, yung The Power of Hope, Laban sa Depression, Pagkabalisa, at Pagkapagod. Libre po itong mga aklat na to pag bumili kayo ng libro. Kaya sa pagpunta nyo sa September 30, attend na kayo ng seminar, magpa-check up pa rin kayo sa akin, plus makabili kayo ng libro natin. Ha? Alam nyo, ang sabi, matulog ka ng tamang oras. Alam mo, pagka kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, apektado ang blood sugar level mo at saka yung insulin sensitivity mo. Kasi pag puyat ka, mahilig kang kumain, takawin ka, gutuwin ka. Kaya, pagka na-deprive ka ng tulog, yung ating hormone cortisol, stress hormone, tataas yan, tataas na naman ang blood sugar mo. Ang pinaka-bottom line nito, good night sleep, help maintain blood sugar level, at saka yung poor sleep, nasisira ang metabolic hormone mo. Tsaka huwag kang magpapataba, kasi pagka mataba ka, ang babantayan mo yung waistline mo. Meron panganib sa diabetic, pag ang waistline mo ay sobrang laki. So huwag kang magpapataba. Ah. Kaya ngayon, keeping a healthy weight and waistline, nagpapamaintain ito ng normal sugar level mo. At saka massage, malaking tulong po itong malaking matutulong ito sa katawan mo, yung pagmamassage. Alam mo, ang diabetic makakalimutin. Mag-take po kayo ng lecithin, isang supplement na iinumin nyo twice a day, soft gel,
para magkaroon ka ng good memory. Pati yung garlic oil, nakita nila sa science, yung garlic supplement, nabe-benefit ang mga diabetic patient, nare-regulate yung blood glucose mo, at ito po ay sabi, ito ay maiwasan mo rin yung infection sa throat mo at fluctuation ng blood sugar. Pati yung fish oil. Itong fish oil, ito'y supplement, nare-reduce yung mga pagtaas ng cholesterol sa sakit sa puso. Nakita nila ang fish oil, ito ay alam na omega-3 fatty acid, tumataas yung level ng hormone mo na adiponectin. Yung adiponectin, ito'y nakalink sa insulin sensitivity, sabi ng Harvard researcher. Sabi yung pagka kayo yung nag-omega-3 fatty acid, yung fish oil na yan, yung hormone na adiponectin, tumutulong para yung blood sugar mo maabsorb ng katawan mo at magamit mo as a source of energy, ha? Nag-i-increase yung insulin sensitivity, ibig sabihin yung cell mo nagagamit na yung available sugar sa bloodstream mo. Yan po yung mga supplement na nakakatulong para sa inyo. Alam mo yung essential oil? Meron po akong sample dito, yung ating lavender. Ito, walang kulay, no? Lavender essential oil. Itong lavender essential oil, ipahid mo sa sintido mo, mawawala ang sakit ng ulo mo. Yung sakit ng batok mo, at saka yung kati ng lalamunan mo, ipahid mo. Pag sinisikmura ka, kinakabag ka, ba? Pagkatapos mo kamain, kinabag ka, utot ka ng utot, para ang sikip-sikip ng tiyan mo, imasahe mo sa sikmura mo. Tanggal din ito ng sakit ng sikmura. Bo, masasakit yung mga tuhod mo, masasakit yung kalamnan mo, nirarayuma ka, masakit ang balakang mo. Ano mang masakit na bahagi ng katawan mo, i-massage mo ng ating lavender oil. Tapos, kapag kayo po ay nasugatan or nakagat ng insekto, nagkaroon ng pamumula, kati ng kati, kinagat ka ng lamok, kinagat ka, basta may kumagat na insekto sa'yo, pahiran mo ng ating lavender oil, mawawala yung pamumula at kati. At i-massage mo to sa anit mo, kung meron kayo anak na puro kuto, puro lisa, ito'y gamot din ito sa mga makutot, malisa, no? Ito'y malaking tulong. Kaya pag diabetic ka, marami kang sakit na nararamdaman, itry nyo po itong ating lavender oil. Okay? Okay, ngayon, tulad na sabi ko, sugar, yun ang tawag natin ay sugar headache. Kaya ang babantayan mo, yung pagkain kinakain mo. At saka isa pa, yung worry, yung stress mo, babantayan mo. Kasi pag nag-worry ka, tataas yung hormone na cortisol, pag tumaas yung cortisol mo, tataas ang blood sugar mo, magsisimula ka ng sasakit ang ulo, yung mga ugat mo ay sisikip, at pagkatapos yung acid sa tiyan mo, babalik paakyat sa lalamunan mo, kaya sumasakit ito. Yan, no? Kaya matuto kang mag-relax, matuto kang mag-slow down. Nais ko po kayong i-share itong 1 Peter chapter 5, verses 5 to 6. Gayon din naman, kayong mga kabataan, magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng pagpapakumbaba. Kayo'y maglingkuran at sa pagkatan Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Dapat nagbibigay siya ng biyaya sa mga magpakumbaba. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at kadakilaan niya sa kayo sa pagdating ng takdang panahon. Alam mo sa James 4:10, sabi niya, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo ay kanyang itataas. Alam mo yung pagiging humble, pagiging mapagpakumbaba, ito po yung mahirap ugali ng isang tao. Ang karaniwan, bawa palasimba ka. Pagka nagsisimba ka, ang isip mo ay nasa Panginoon, napapasakop ang isip mo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa oras na yon, ilang oras na ginugugol mo sa simbahan, nare-relax yung isip mo. Kaya lang, paglabas mo ng simbahan, 6 na araw, nasa labas ka, kasama mo ang mga kasama mo sa trabaho, nalilimutan mo na yung pagiging mapagpakumbaba. Minsan, madali ka ng magalit sa mga kasama mo sa trabaho, marami ka ng kinaiinisan,
minsan nawawalan ka pa ng respeto sa boss mo. Nagsasalita ka na ng masama sa mga kapwa mo. Kaya sabi nga ng James 4:10, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo'y itataas. Kung may nais kang sabihin na negatibo sa iyong kapwa at ikasisira ng kanyang image, huwag mo nang ilalabas sa iyong bibig. Ang pamimintas, ang paninira sa kapwa ay tanda ng pagiging kapalaluan, mapagmataas at nagiging self-conceited ka, pinakikita mo mas magaling ka kaysa sa kanya. Kasi pag namimintas ka, pinapakita mo na mas maganda ka, mas magaling ka, mas mahusay ka. Kaya nga po yung pagiging mapapakumbaba, yung humility, ay mararanasan mo lang ito in the presence of God. When God goes, humility goes. Pag nandyan ang Diyos, nandyan ang pagiging mapagpakumbaba. Kung wala sa puso mo ang Panginoon Diyos, ang makikita mo, ang sarili mo na, mas magaling ka kahit sa kanino man tao. Parang ikaw ang pinakabida. Kaya alam mo yung salitang, yung kasalanan. Ano ba ang kasalanan sa English? Diba sin? Ano ang gitnang letra ng sin? Diba I? Ang gitnang letra niya, I. Ako, ako, magaling ako. Kaya po ang saint, ang 1 Peter chapter 5, verse 5, sabi niya, gayon din naman kayong mga kabataan. Pag sinabing kabataan, limbawa, ikaw ay mas matanda dun sa boss mo. Ibig sabihin, dahil siya'y boss mo, mas matanda siya kaysa sa'yo sa experience. Kaya kayong mga kabataan, magsisuko sa matatanda. Ibig sabihin, magpasakop kayo sa mga nakakataas sa inyo. O kayong lahat, magbigkis daw tayo ng kapakumbabaan. At kayo'y maglingkuran. Ibig sabihin, mag-give and take kayo sa gawain. Sapagkat sabi, sumasalangsang ang Diyos sa mga taong palalo, pero nagbibigay siya ng biyaya sa mga taong magpakumbaba. Alam mo, pag ang Diyos, when God is neglected, man takes his place. Ang opposite ng humility ay pride. Ang kabaligtaran ng ng pagiging mapagpakumbaba ay mapagmataas. Alam mo, ang kapakumbabaan ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ang Christian dapat maging humble people. Kayong mga kabataan, magsisuko sa kabataan. Younger man, be subject, be humble toward your elders. Kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan. Halimbawa, ang galing-galing mo, matalino ka. Yung pinagmamalaki mo, yung katalinuan mo, tandaan mo, lahat ng katalinuan ng tao, pahiram lang ng Diyos yan. Tulad ako, nagsasalita ako sa radyo, na natututo kayo sa aking sinasabi. Sabi, ay, ang galing kong mag-explain. Pahiram lang sa akin to ng Diyos. Kaya ito, binibigay ko to na may pagpapakumbaba na walang halong pagmamalaki. Kaya sabi, clothe yourself with humility toward one another. Kayo'y maglingkuran. Kaya ako po, sa pahiram na talento ng Diyos sa akin, pinaglilingkod ko ito sa inyo, hindi ko to pinagmamayabang. Kaya sabi sa verse 6, pasakop kayo sa kapangyarihan niya ng Diyos. Kaya kung ano man ang talento meron ka, katangian meron ka, pasakop mo yun sa Diyos. Humble yourself under the mighty hand of God. At tapos, pagka ito'y pasakop ka sa Diyos, alam mo, at ito po'y tanda ng tunay na Kristiyano. Kaya ang incentive, pag mapagpakumbaba ka, God is opposed to the pride, to the proud. Pero ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Pero ano sabi niya? And God give grace to the humble. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga taong magpakumbaba. God will use His mighty hand to exalt the humble. Dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Kaya ano sabi? Be a humble person. If you are proud, sabi niya, pag ikaw ay mapagmataas, God will be against you in your pride. But if you are humble, He will give you grace, exalt you in due time, and care for you along the way that you don't have to be anxious. Na inyong ilalagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan
sapagkat nagmamalasakit siya sa inyo. Ito po ang regalo ng mga taong mapagpakumbaba, hindi hambog, hindi mayayabang. Pagpalain po tayo ng Diyos. Patuloy po kayong makinig sa akin, DWBL 1242 kHz, Monday up to Friday, 7:30 to 8. Bisitahin niyo ako sa Facebook. I-click niyo po yung i-like niyo po yung Patnubay sa Kalusugan. I-like niyo yung para makita niyo ako. Lahat na nanonood sa Facebook, 7:30 to 8, i-share niyo ito. Like and share niyo para makinabang yung friends niyo. And then kung gusto niyo mapanood lahat yung episode, mga previous episode ng aking lecture, bisitahin niyo ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe. Meron din po tayong paaralan, Patnubay Academy sa San Juan Noveleta, Cavite. Kayong taga Noveleta, taga Rosario, Kawit, Cavite City, ino-offer ko po na pwede niyong i-enroll ang iyong mga anak mula kinder hanggang grade 10 sa ating paaralan sa Patnubay Academy. Ako po ay nagpapaalam na, nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon.